So ngayong araw, yung gagawin ko na naman ay putong bigas. So ang ginawa ko, binabad ko muna yung bigas ng overnight. Tapos hinugasan ko ng maayos kinabukasan tulad nito. And then dinrain ko ng maayos yung tubig. Ayan. Sinala ko po siya. Okay. So pagkatapos nilagay ko lang siya sa blender kasama ng gata. Yung ginamit ko po ay yung nasakan. Tapos i-blend ko lang siya ng maayos. Yung matunaw na matunaw at madurog talaga yung bigas. So kapag natapos nang i-blend, dapat ma-blend siya ng maayos. So ilalagay na sa bowl at ilagay, ihalo yung asukal. Yung asin. So nasa description box na po yung mga sukat ng sangkap. Yung baking powder. At yung instant yeast. So paghaluin lamang ng maayos. At kapag nahalo na, tatakpan. Tapos i-rest sa fridge ng 1 hour. So, ito na siya after ng isang oras na inilagay natin sa fridge. So, ayan, haluin muli. Pero dapat nakapagpakulo na po ng tubig kasi i-steam natin siya. So, ganyan na po yung itsura pagkatapos ng isang oras sa loob ng ref. So, wala po akong dahon ng saging kasi wala pong dahon ng saging dito sa aking kinaroroonan. So, gumamit lang ako ng baking paper. So, i-steam ko lang siya ng 20 minutes. Medium heat po. So ayan, so, yung sinabi ko kanina dapat nakulo na siya. Isasalang, tapos huwag kalimutang maglagay ng towel o tela sa takip. At i-steam lamang po siya ng 20 minutes. So ito na po yung kanyang itsura after ng 20 minutes. So nang tines ko siya, meron pang konti, so hinayaan ko muna ng 2 minutes. So, bago ko siya hinango. At ngayon, ito na po yung finished product. So, muli, maraming salamat po sa inyong panunood at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Magandang araw po.